Ang slam dunk ay 3 puntos ang katumbas habang ang 3-point shot naman na pumasok at hindi sumayad sa rim ay 4 points ang katumbas. Ilan lang yan sa mga kakaibang basketball rules ng North Korea. Yan ang ating pag-uusapan for this video mga ka-hoops. Narinig nyo ng lahat ang bagong trend ngayon sa trading at base sa aking karanasan lahat ng mga platform ay parapareho na lang. Pero nakakita ako ng isang modernong asset Quickler. Sa amazing platform trades na ito ay meron lamang 5 seconds duration ang tagal. Naniniwala ka ba? 5 segundo lang. Gayun din ang mga trade na yon ay tumaas ang kakayahang kumita at magagamit ang buong orasan. At ang kakayahang kumita nito ay nasa 80%. Baka gusto mong subukan ito ka-hoops. Dito ay mayroong freedom of action, fast and convenient functionality. Ang iyong sitwasyon pang pinansyal ay nasa iyong kamay. Sundin ang link sa video description at i-manage ang iyong mga finances sa tamang lugar. Gamit ang aking promo code upang makakuha ng additional 30% kapag nag-deposit ka ng $100 ay $130 ang papasok sa iyong account. Mag-uumpisa sa amount na $10 lang ang paggamit ng promo code Quickler Rich Unreachable. So ang South Korea isa sa mga bansa ngayon na nadidevelop na talaga ang larong basketball. Nakita naman natin sa mga taong lumipas kung gaano nakahusay ang mga manlalaro ng soccer. Sa era nga ngayon ng basketball sa South Korea ay sumisibol na ang mga athletic players na naiko-convert sa American style of play ang mga laro. Pero sa kaliwat ka ng mga updates at news sa basketball scene sa soccer ay kabaliktaran naman sa kanilang counterpart land nito na North Korea. Kilala nga ang North Korea sa pagiging mahigpit nito na bansa kung saan ay hindi ka basta-basta makakapasok o makakalabas sa kaninang bansa. Kung kaya't marami sa atin ang nag-iisip kung meron bang movement sa bansang ito ang sports, particular na nga ang larong basketball. Well, yes, may ilang mga piling sports pa rin kahit paano ang North Korea at nakipag-compete pa nga sila noon sa mga international sports event. Tulad na lamang ng larong basketball, kilala ang leader ng North Korea na si Kim Jong-un bilang isang basketball fan. Sa katunayan, naging kaibigan nito ang 5-time NBA champion at 2-time DPOY ng 1990 at 1991 na si The Worm Dennis Rodman. At noong December 2013 ay bumisita nga si Rodman sa North Korea kung saan ay nagbahagi pa ito ng ilang kaalaman sa larong basketball sa nooy North Korea National Basketball Team. Ang North Korea National Basketball Team o mas kilala sa tawag na Korea DPR ay nakipag-compete din noon sa ilang mga Asian basketball event tulad na lang ng Asian Championship at Asian Games. 2 beses nga nag-participate ang Korea DPR sa Asian Games simula 1974 kung saan ay nakakuha naman sila ng bronze medal noong 1978. Habang sa Asian Championship naman ay 2 beses nagpartisipa ang Korea DPR simula 1991 at nakakuha sila ng silver medal noong 1993. Matapos noon ay hindi na muli pang sumali ang NOCOR sa anumang basketball event pero still under pa rin sila ng FIBA. Ngunit naiiba nga ang rules na ini-implement ng North Korea sa kanilang amateur basketball event sa kanilang bansa. Dahil nga may kakaiba o unusual rules ang North Korea sa kanilang mga paliga ng basketball sa kanilang bansa. At ilan nga sa mga rules na ito mga ka-hoops ay ito. Ang una ay ang slam dunk. Sa North Korea ay binibigyan nila ng 3 puntos ang isang slam dunk sa isang laro. Unlike sa usual basketball rules natin na ball possession points lamang o 2 points lamang ang ating ibinibigay. Pangalawang rule ay ang 3-point shot. Ang 3-point shot na pumasok pero hindi sumayad o tumama sa rim o rimless kung tawagin dito sa atin ay may katumbas na 4 puntos sa North Korea. Kung kaya't sa rule na ito ay malimit ang replay sa 3-point shot o di naman kaya ang matalas na mga mata ng mga referee. Pangatlong rule ay ang free throw shot. Sa North Korea ay mababawasan ka ng 1 punto sa bawat sablay na tira sa iyong free throw shots. Kung kaya't kapag hindi mo na perfect ang 2 free throw mo, ay mababawasan din ang puntos mo. Pang-apat na rule ay ang field goal in last 3 seconds of the game. Sa North Korea, kapag naipasok mo ang iyong last shot sa huling 3 minuto ng laro, ay mabibigyan ito ng 8 puntos. Para daw kasi sa mga NOCOR fans, ay nakaka-amaze ang mga manlalaro na nakakagawa ng isang buzzer beater sa isang laro. At ang panglimang rule ay ang end of the game. Sa North Korea ay wala silang overtime mga ka-hoops. Kung matapos man ang game na tablang score ng magkabilang kuponan ay yun na yun. Hindi na magkakaroon pa ng additional time. Imagine niyo na lang sa NBA Finals Game 7 kung tabla ang kalalabasan ng game ay tiyak ng 2 kuponan na magiging kampyon. Anyway, tulad nga ng sabi ko, isang mahigpit na bansa ang North Korea na tila may sariling mundo. Kung kaya't hindi na siguro nakapagtataka na may sarili din silang mga rules sa kanilang mga sports. Kaya nga siguro walang pro league sa North Korea, only amateur league lamang mga ka-hoops. Kayo mga ka-hoops, anong masasabi nyo sa mga rules na ito ng North Korea sa kanilang basketball?